Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang ginagawa ko naman ngayon po ay nagre-repair po ako ng horn and lightings problem. So sa lightings po itong signal light at yung horn naman ay sira na yung switch niya. So ginagawan ko na lang po ng remedyo. So ito po yung ginagawa ko. Kasi kung hindi ko gagawa ng remedyo to, so bibili po ng panibago. So habang order po ng bago ay gagawan ko muna ng remedyo. So ito yung pinaka contact niya. So may problema na to, itong spring. Wala na yung spring at saka hindi na siya lumalapat dito sa horn pad. Dito sa ring na to, ring contact. So yung ginawa ko ay ginawan ko muna ng centralized contact para lumapat dito sa ring contact na to. Ito siya. Yan, tsaka ito. Kasi ito no use na po to. Wala nang remedyo yan. Kaya ito na siya. At naka-connect yan dito. Yan. So bali ito na yung nagsisilbing contact. Itong mga ito tsaka ito, at itong signal light naman pag may siya na nagmamalfunction, signal light na hazard. So ito po siya. Yan yung mga green po na to. Ito siya, itong green na color coding na yan. Yan yung hazard na signal light. So ang kailangan lang natin dito na mahanap yung battery supply na hindi dadaan ng ignition switch at saka yung isang linya rin na dadaan siya ng switch, ignition na power supply at saka battery power supply, dalawa po. Kasi kapag wala yan, ang supply kasi ng hazard ay direct po galing ng battery, hindi nadadaan ng fuse or ignition switch. At yung signal light naman ay kailangan siyang dumaan sa susian or ignition switch. Magkakaroon lang ng supply kapag inoon yung susi. So hanap tayo ng supply na direct ka connection siya. Dapat mayroon. Yan. Yan, ito siya. Ito yung hazard. Supply ng hazard. Once na naka-parking yung sasakyan natin, yung hazard natin, kahit dala-dala po natin yung susi. Yan, dapat nandito yung supply na yan. At yung sa signal naman, ito siya, itong kulay brown na yan. Yan, itong kulay brown.
dapat mayroon yan kapag sinusian natin yung ignition switch. Ayan, wala siya oh. So dapat mayroon yan. So lagyan natin ng susi. So yan, palatandaan na umiilaw yung mga signal indicator light dito sa dashboard. At dapat itong brown na to ay mayroon din siyang lalabas na power supply dito. Ito yung nagsusupply sa signal light left and right. So wala siya. Ayan. Ayan. So ibig sabihin mayroon na siya. Kapag wala po itong supply na to ay wala tayong makikita ng signal light sa ilaw natin. Ang mayroon lang ay hazard. Yan, patayin natin ulit. Kailaw, patayin natin yung susi. Yan. So ibig sabihin may signal light tayo nito, kaya natin magpailaw ng signal light. Try natin. Ayan. So gumagana yung flasher. Ayan, lumalagitik siya. Ayan po yung kulay dilaw na yan. Yan yung flasher relay. So ibig sabihin gumagana po yung signal. Pero yung ilaw dito ay may problema pa. Hindi siya makikita dahil siguro pundi yung ano rito or wala siyang signal light dito sa dashboard. So ilipat natin sa kabila. Ayan. Lipat natin sa kabila. Ayan. So gumana siya. So kapag pinatay natin yung susi, dahil signal light yan, mamamatay siya. Yan. So kahit patay itong susi, kapag pinagana naman natin yung hazard, ay dapat gagana siya. Ito po yung hazard switch. Kahit walang susi yung sasakyan natin, dapat gagana siya. Kasi ito po yung naging complaint. So ipindutin natin to. So ayan po, gumana siya. Wala nga lang light itong isa dahil may problema siguro to, walang nakalagay dyan na pumbilya. Yan. So titingnan po natin sa labas para sigurado. Kasi okay na po yung supply dito sa switch na to. Gumana na siya. Ayan, gumagana siya. Pero puti nga lang po yung ilaw dito. So papalitan ko rin po ng orange yan. Dahil signal light yan. Or hazard. Ito dito naman. Ayan, hindi gumagana. So kailangan din malagyan to. So ibig sabihin po gumagana na. Ayan.
So wala na pong problema sa hazard na signal. So dito naman tayo mag-testing sa horn na minodify ko. So ayan po siya, yung switch dito sa steering wheel. So takpan natin ng horn pad para matesting. So okay na po siya. So nagawan ko po siya ng remedyo. Yan. So magagamit na po to hangga't wala pa yung ordering ko na switch na bago. So pwede po to temporarily para magamit yung mini dump truck na to. So hindi ko na po ipapakita yung pagbalik nito dahil matagal-tagal po to. At marami pa po akong ibabalik na mga wirings dito dahil nakahang po yung mga ibang wire dito. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.